So, hello mga Convincers. Hello. Ayan, kasama natin ngayon si Andy. Nagstay ako dito sa Andrea's Homestay. Oo, Siargao. Okay. At si Andy ay siya yung may-ari nito. Opo. Sige. Andy, ikwento mo naman sa amin kung paano nagsimula yung iyong homestay. Bakit homestay yung sinimulan mo? Yeah, oo. Kasi ganito yung nangyari. May tindahan ako sa Surigao City na napasama sa ano sa road widening. Mm-hmm. Opo. So nung umuwi ako ng bahay, nakahiga lang ako. Sabi ko, ano ba yung pwede kong magawa para matulungan ko naman yung asawa ko at may apat kaming anak na mag-ano po, mag-aaral. So yun, maya-maya, may pumunta rito. Sabi, sir, pwede mo bang maupahan yung bahay mo? Sabi ko, teka muna, hindi ko pwedeng paupahan yung bahay ko kasi nga, nandito nga ako nakatira. Yun, dun nagkaroon ako ng isip na pwede ko naman itong gawing homestay para po maka-add on ang income ko. May mga nag-homestay na ba dito sa Del Carmen? Opo, marami na po. Matatagal na po yung iba. Ano ba yung konsepto ng homestay? Yung homestay, para po siyang isang hotel, pero dito, parang mayroon kayong relationship doon sa bisita mo, na mayroon kayong cultural na exchange. Pag kumakain kayo, pwede mo siyang yayain, or sila naman pag kumain, pwede kayong ano. Unlike sa hotel na wala silang ano. Sa homestay, masaya po rito. So yung homestay ay nakikituloy kayo sa bahay nila instead na hotel. Opo. Ang na-experience ko nga dito ay kaya ko nagustuhan dahil nabibigyan kami ng libreng buko, no? Fresh coconut. Yes. Araw-araw po yan. Pumunta po kayo sa homestay ko. So yun yung kanilang parang welcome drink. Yes. Okay. Paano ka nakakakuha ng mga guests? Isa po sa mga pinagkukunan ko ng mga guests ay yung online booking po. Okay. Like Trivago, booking.com, Agoda, kasama na rin po yung Airbnb. Okay. So, paano mo naman natutunan tong mga technological platforms na to? May kaibigan po kasi ako na nasa General Luna na pinagkabitan ko ng internet. Kaya doon po yung nag-umpisa nung nagpatulong po ako sa kanya. Okay. Paano yung gagawin. Ayun, binayaran ko siya doon sa booking.com. Yung iba naman ako na. Right. So, kasi mapag-aaralan mo na, ganito lang pala yung itong booking.com. So parang yun na rin yung sa ibang platform. Ano yung mga nationalities ng mga guests mo? Iba-iba. Mostly po Europe. Marami po ako yung Argentinian. Saka yung Spain. Okay. Spain, Israel. Po, saka France. Meron din po tayong ano, yung galing na China. Advantage of the tourism boom dito sa Siargao. Okay. Kasi dito, Andy, sa Siargao, ang pinakasikat ay yung General Luna. Kasi doon ang surfing. Pinakasikat kasi ay surfing. So ano yung mga tourist spots dito? Dito naman po sa Del Carmen, meron po tayong mga island po. Yung Sugbalagon. Okay. And then meron tayong Kauhagan. Doon po sa Kauhagan, napakaganda po rin kasi makikita natin parang virgin talaga yung place niya. Pwede kayo mag-snorkeling doon. Meron siyang sandbar. Okay. So napakaganda po. Aside po dyan, meron po tayong napakalanging mangroves po rito sa Del Carmen, which is second from Palawan. Okay. Tapos so aside from that, ang lapit-lapit nyo na sa iba. One hour away ang General Luna, may surfing na. Pero kung dito kayo magsistay, nakusko, ang mura-mura. Sa General Luna kasi sobrang mahal. Yes, alas times 20 po. Mas mura po rito. Ano yung maipapayo mo sa mga katulad ng iba na naghahanap ng negosyo sa homestay? Ano yung maipapayo mo sa kanila? Embrace po ko sa technology. Pero pagka in-embrace niyo po ang technology sa mga business, talagang lalaki at lalago po yun. At saka sabi mo kailangan, ikaw mismo yung nagbabantay. Yes, opo. Kasi yung may mga diso po na kailangan na hindi na po kailangan na magtanong pa sa iba. Okay, sige. So Andy, maraming salamat, no? So ako si Sir Vince dito sa Del Carmen, sa of course sa Andrea's Homestay Siargao. Nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan.